Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglepak-lepak at ang Wed Evidence. Ako po, eto na ang ating hinihintay na good news mga kabibig. Si Marcoleta Rodante, number one na sa overall result for senatorial preference survey. Nako, from ArcLight followers, nako, number one si Marcoleta. At alam nyo ba kung sino yung top 12? Gusto nyo malaman? Ay, nako, number one, Marcoleta. Number two, Bongo. Number three, Kibuloy Apollo. Wow! Naku, ito mga gusto natin. Number 4, De La Rosa Bato. Number 5, Mata Richard. Number 6, Buseta Bonifacio. Number 7, Simpson Chavit. Number 8, Kerubin Ariel. Number 9, Jimmy Bondok. O nakapasok si Jimmy Bondok. Number 10, Tolentino Francis Tol. Number 11, Doc Willie Ong. Number 12, Pacquiao Manny. Nakapasok si Manny Pacquiao sa Magic 12. 13, Lacson. 14, Gonzales. 15, nasan ba si Risa Hontiveros? Hala, hindi nakapasok si Risa Hontiveros mga kabibig. Tapos si ano, si Erwin Tulfo is number 18. Si Binhur Abalos, number 16. Nako, si Franz Castro, number 25. Nako, ang layo pala ni Franz Castro. Ay, gusto niyo makita ang resulta. O sige, sige. Ito ang result. Panoorin natin. Baka sabihin niyo naman gawa-gawa ko to. Ilan ba ang respondents nito? 20,000 followers engaged and participated from November 1 to 2, 2024. Diba? Ito. Watch this video. So, ito yung kabibig, ang ArcLight followers, senatorial preference survey, overall results poll conducted on November 1 to 2, 2024. So, it means marami ang nakapag, tawag dito, ang nakapag answer. It's because it's holiday with estimated 20 followers engaged and participated. So, ito yung top 5. Si Marcoleta, Bongo, Kibuloy Apollo, De La Rosa, Mata Richard. Tapos yung top 3, ito yung top 12, tingnan nyo po. Number 9 si Jimmy Bundok. 11 si Doc Willie Ong. 12 si Manny Pacquiao. Lacson number 13. At ito po yung hindi nakapasok sa Magic 12. Sabi nila, legit ba yan? Legit to. Kasi mga followers, kasi mga tao ang nagsagot sa kanilang senatorial preference survey. Baka ano yan kabibig, baka sa ArcLight followers lang yan. Wala namang sasabing mali ito. Kasi ito yung sigaw ng mga tao. Ito yung gusto nila na makapasok sa senator, ng mga senator. Which is 20,000 followers engaged and participated. So it means madaming tao. Hindi lang 1,000, kundi 20,000 respondents ang meron dito. So kung sino yung gusto dyan, baka meron kayong mga page dyan sa Facebook, gusto nyo gumawa ng tawag dito, mga survey, depende na. Kasi ang mga tao naman ay sasagot sa survey nyo at sila naman ang mamimili. Make sure ito yung lima o, top 5, number 1 Marcoleta, number 2 Bongo, number 3 Kibuloy, number 4 De La Rosa, number 5 Mata Richard, number 6 Buseta Bonifacio, 7 Singson, 8 Kerubin Ariel, 9 Bondok Jimmy, 10, Tolentino Francis Tol. 11, Ong Willie. 12, Manny Pacquiao. 13, Lacson Panfilipin. Yun po mga kabibig, nakita nyo naman ang resulta. Based sa ArcLight followers, senatorial preference survey, overall results, poll conducted on November 1 to 2, 2024, with estimated 20,000 followers engaged and participated. At eto na kabibig, nagsalita na si Marcoleta. Nako, grabe mga kabibig. May parinig si Marcoleta, oo. Dante Marcoleta, para sa Senado at Quadcom, imbestigahan ninyo ang bilyong-bilyong piso na flood control projects kung ginugugol ba ng tama. Hindi yung para, hindi yung impeachment ni VP Sara, para saan? Hindi ko nakikitaan talaga ng wisdom yung impeachment ni VP Sara. Well, in fact, OVP is the
first agency na kung may baha, may bagyo, sila yung unang always on the ground. Diba? At ano ang punto nyo kung bakit nyo pinapa-impeach si VP Sara? Dahil gusto nyo makaupo na Vice President si Martin Romualdez. Nako, bakit? Nanganganib ba ang posisyon ni Martin Romualdez? Hindi ba siya mananalo sa Leyte? Kaya naghanap kayo ng paraan para umangat ng lalo ang kanyang posisyon. Kasi kung ma-impeach si BB Sara, so posible, baka si Martin ang kukunin ni BBM na vice president niya. Pero ang malaking tanong, hahayaan ba yan ng Senado? Well, alam naman natin na sa Kongreso is konti lang dyan yung mga Duterte supporters. More on Martin Romualdez supporters, mga kabibing. Pero sa Senado, hindi hawak lahat ni BBM at ni Martin Romualdez. Parang walang power si Martin doon. Pero we don't know, alam mo naman ang power ni Martin, di ba? Ay, nako mga kabibig. So, eto na. Eto na yung statement ni Marcoleta kung saan sinupalpal niya, oy, lalo na ang Quadcom. Quadcom, ano ba? Puro Duterte na lang. Sa ano, sa Quadcom hearing, Duterte. Sa Chua hearing, Duterte. Wala na bang ibang topic kundi puro Duterte? Mga tao, gutom, Duterte lang kayo. May mga bilyones na flood control project dyan, oh. Wala ni isang politiko ang ninanais na magkaroon ng investigasyon. Oh, panoorin siya, ano, Marcoleta. Oh, heto na kami, big, si Marcoleta. Pakinggan natin si Marcoleta, ha? Pasto, shit. Lumubog sa Naga, ngayon, sa Bicol Region. Kailanman, isang buwan ng kalahati, lumubog ang buong Maynila. Puro lubog. Magkano po yung budget na ginugol ng gobyerno between 2022 to 2024? Involving more than 5,000 flood control projects. Totaling about 400 billion pesos. Bicol Region, 22 billion pesos. In 3 years, lubog. Ang galing po ako sa Sipoko, last week. Okay na lang, nag-uwi pa ako. Lubog ang Sipoko. Lubog ang Nagasi. Bakit hindi ninyo yun ang inyong investigahan? Kung meron pong kasalanan ang isang tao na iniisip ninyo, dalihunin nyo sa mong tingnan na meron po tayong prosecutor's office. Effective pa po sila, na-open po sila. Nandiyan po yung mga koordinat, bakit tayo nakikipagsabayan sa korte? Sabi ng korte, so tingnan nyo sila ngayon. Sino iniimbestiga nila? Pastor Chito. Tingnan po, lumubog sa Naga, ngayon, sa Bicol Region. Kailan lang, isang buwan ng kalahati, lumubog ang buong Maynila. Puro lubog. Magkano po yung budget na ginugol ng gobyerno between 2022 to 2024? Involving more than 5,000 flood control projects. I need to talk about what's happened here. At ay nakita naman ninyo kung gaano lalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitignan namin, inspeksyon namin. Tapos yung kabuhayan. At marami talaga, ang laki na talaga ng tubig. Marami nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control, na-overwhelm lang. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control, ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa,
ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bali ba sa tulong lang tayo ng tulong. Sa naging pahayag no, ni Pangulong Bongbong Marcos, at sinabi niya na napag-usapan na kasi natin this past few days pa, no, yung itong flood control project na tila nagiging fact-checker ang natural calamities kung doon ay nga bang may proyekto ang gobyerno. At kaugnay dyan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bukas siya sa naturang ideya na imbestigahan itong flood control project ng flood control projects ng gobyerno. Punto pa ng Pangulo na mayroong mga flood control. Yun na lang, na-overwhelm lang daw ito dahil sa sobrang dami ng ulan. Di kaya kinaya ng project at nagdulot ng matinding pagbaha. Dagdag pa ni Pangulong Bongbong Marcos, epekto nito ng climate change. Attorney Sal, sapat ba yung kasagutan na na-overwhelm ang mga flood control projects natin na hindi maka-withstand sa current hagupit ng ating kalikasan? Katotohanan na dyan, hindi na-overwhelm, kundi hindi talaga na trabaho yan. Saka isa pa, yung pondo dyan, hindi nila malaman kung saan napunta. Kaya, hindi nagkaroon ng fulfillment yung proyekto. Kung matatandaan mo, doon sa Bicol, they were saying that yung dredging operations, for 15 years, hindi nila nagalaw kasi hininto yun. O ito nila, talagang magkakaroon na ng problema sa bahag. Kaya nagkaroon ng bahag. Mm-hmm. At sinabi din ng Office of the Civil Defense na posibleng may pagkukulang din sila sa nangyaring pagbaha. Maraming lugar sa bansa naging epekto ng bagyong Christine, Attorney Sal. Ano ba itong pagkukulang na sinabi ng Office of the Civil Defense? Di ba enough yung plan nila for to evacuate, no, early evacuation or to really ipilit talaga yung evacuation dun sa mga kababayan natin? Ay, ibig sabihin, kulang preparasyon. Eh, di ba palagi na natin sinasabi? Every year, alam naman natin na yun ang problema ng bansa dito. So, yun lang po mga kabibigyan nating Ladies Lebak-Lebak for the day. Ano ang iyong komento tungkol dito? Tama nga ba si Marcoleta na huwag na, enough na yung pangpolitika ninyo. Unahin ang sambay ng Pilipino. Unahin gususihin ang flood control project kung saan nawala ang mga bilyong-bilyong proyekto sa gobyerno. Naawa ba kayo kay Bongbong Marcos? Na parang wala na siyang alam kung ano ang gagawin. At okay lang naman sa kanya na imbestigahan itong flood control project. Ang tanong, sino ang bredamay? Marami daw mga kontraktor na konektado sa mga politiko. Nako po, hahayaan kaya ng mga ibang politiko na magkaroon ng imbestigasyon? Saang house ang pwedeng mag-imbestiga? Sa Kongreso? Sa Senado? Diba? Busy sila sa mga Duterte eh. Kailan kaya ito magsisimula? Exciting, mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.